Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, re-reviewin ko naman ngayon yung mga bagong travel brushes ni Clutz. So kung gusto nyong malaman yung thoughts ko about these brushes, then please keep on watching. So first time kong matatry itong mga brushes ni Clutz, and hindi naman ito yung una niyang nirelease. Meron siya nung Ultimate Beginner's Brush Set, pero hindi ko na-try yun. And upon checking sa Shopee, nagulat nga ako na ang price noon is only 500 pesos. Ayan, hindi ko alam kung available pa to, pero definitely hindi ito available ngayon kasi sold out siya. Pero parang hindi na siya ulit nag-restock. So this one is 500 pesos na meron siyang 10 pieces na brush. So madami siya for only 500 pesos. While this one retails for 850 pesos. So ito yung itsura ng brush set ni Clutz. And ayan siya, synthetic black. And then gold yung kanyang zipper. So ang ganda niya tignan. And eto, hindi ko pa siya tinanggal para lang makita nyo na ayan, may paganyan pa silang kasama. Ayan, nakalagay lang dito na thank you Clutz brushes, tapos yung kanyang social media accounts. Ayan, open na natin siya para makita nyo yung laman niya. And nung una ko siyang tinitignan, di ba parang maliit lang, pero actually nagulat ako na kaya pa niyang maglagay ng iba pang brushes sa loob. So siguro makakapaglagay ka pa dito ng mga 3 full size na brush, tapos marami pang eye brushes. Kaya sulit itong alalagyan na to. And kapag binuksan mo siya, ayan yung laman. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 brushes na dual-ended. Tapos may kasama pa siya dito sa loob itong instructions nila on how to clean the brushes. Kasi medyo tricky linisin itong brushes na to dahil dual-ended siya. So, hindi mo ma-angle yung brushes kapag nililinis mo. At nakasulat din dito na pwede nilang palitan yung brushes kapag sira siyang dumating sa'yo kung hindi mo pa siya nalilinis. So, pagdating sa akin, tinry ko talaga agad itong bristles. Hinila-hila ko siya, baka nag-shed. Tapos ito, ginalaw-galaw ko para sure na nakadikit talaga yung ferrule. Ayan, so okay naman siya. And itong mga brushes na to, nilinis ko na to ah, kasi nakalagay din sa instructions. And dapat naman talaga, linisin na muna yung brushes bago natin gamitin sa ating face. Gamitin na natin tong brushes at simulan natin sa foundation. At ang gagamitin ko is itong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Ang shade ko dito is Golden Beige. Ayan, share ko na din. So, shake ko lang siya. Maglalagay lang ako ng ilang dot ng foundation sa aking face. Kaya ganito ako mag-apply ng foundation eh. So, gagayahin lang din natin kung paano ko talaga ina-apply yung foundation. By the way, itong foundation na to, hindi to mabilis mag-set. Kaya nagagawa ko tong technique na to. Pero yung mga foundation na mabilis mag-set, kailangan biniblend agad kasi hirap na yung ikalat sa mukha. Hindi ko na muna lalagyan yung aking leeg kasi nagpi-film lang talaga ako ngayon, hindi ako lalabas. Blendan natin siya at ito yung gagamitin ko, itong flat top brush na specifically made para sa foundation kasi ganito din naman talaga yung mga foundation brush ko. So, let's see. Okay. Parang hirap niya pang blend. So far, hindi ko gusto itong brush na to. Ang hirap niyang gamitin. Tsaka ang liit ng sakop niya sa mukha ako. Kaya parang ang hirap mag-blend. Feeling ko kasi sobrang haba niya. Kung medyo umiksi itong brush na to, siguro mas magugustuhan ko siya. Hindi ko lang alam. Para sa akin lang yun ah. Pero so far, okay naman yung pagkaka-blend niya sa aking skin. Hindi naman siya streaky. Kaso ang hirap nga lang kasi ang liit nung nasasakop na space. Oh my gosh, ang hirap mag-blend. Ang tagal. Ang tagal i-blend. Oh my gosh. Hindi ko favorite to. Medyo lumaki ng onti yung pinaka-diameter ng brush. Mas okay. Kasi napakaliit niya. Parang mas maliit pa to sa piso. So, ang liit-liit ng sakop niya sa mukha ko. Lalagay ko sa screen yung ginagamit kong brush sa Morphe, yung M439. Pero medyo dome yung pinaka-dulo nun. So, ang pinaka-kamukha nito is yung sa Wet n Wild. Yung ganito din. So, this one, feeling ko hindi ko to gagamitin ulit for foundation. Lalo na kung nagmamadali. Kasi ang tagal mag-blend, oh my gosh, hindi pa ata. Nag-set na yung foundation ko sa sobrang tagal kong nag-blend. Yung iba kong foundation, nag-set na, oh. Alam mo yun? Tapos ang ingay niya pa, oh.
hindi pa siya pantay sa aking under eye kasi mag-aano pa tayo, magko-concealer para matry talaga natin yung kada step ng ating makeup. So, let's check kung meron ba dito na pwedeng pang-apply ng concealer and okay. So, wala. So, ito na lang gagamitin ko ulit. So, ang gagamitin kong concealer is yung Maybelline na Age Rewind in the shade medium. So, apply ko lang siya. Wala akong malaking salamin, kaya ito lang yung gamit ko ngayon. Pag binabuff ko lang itong brush sa aking face, wala siya nagagawa. Mahirap pakalatin yung product dito sa brush na to. Pero so far naman, hindi naman siya streaky, which is okay. Lalagyan ko lang din yung aking lids kasi naiwan na siya. Hindi ko favorite tong brush na to. Ang sakit, ang tigas niya. Malambot yung bristles pero hindi siya masarap pang blend sa face. Ang tagal kong nag-blend, nakalimutan ko na ikalat yung product dito sa outer part ng lips ko. Kaya ayan, hinahabol ko na lang. Napansin ko na lang siya dito sa screen ng aking camera. Kasi parang sabi ko, parang iba yung kulay nung sa lips ko. Pagkita ko, hindi pa pala nalagyan ng foundation. So, ito na itsura nung foundation at ginamitan ko nitong brush na to para i-blend. And so far, maganda siya. Yan o, sa camera and then in person, nagustuhan ko yung pagkakablend na itong foundation na to. Actually, hindi ko siya ginagamit ng as in buffing motion lang or tapping motion. Kasi medyo hinihila ko pa nga itong foundation na to. So, sabi ko baka maging streaky, pero hindi. Hindi streaky yung pagkaka-apply nung aking foundation or pagkaka-blend. Kaya maganda pa rin yung naging finish niya. Ang naging problema ko lang talaga dito is sobrang tagal mag-blend. Punta na tayo dito sa kabilang side ng brush. And this one is the powder brush. And actually, kamukha niya lang tong isang brush na nandito. Ayan o, halos magkamukhang magkamukha sila. Kahapon, nung tinignan ko to, nung nililinis ko siya, parang mas malaki itong powder brush kesa dito sa blush brush. Pero ngayon o, magkamukhang magkamukha na sila. Oo nga, ba't ganun? Magkamukha na sila. Ang gagamitin kong pang-set ng aking concealer, magbe-bake ako ngayon, itong Nichedo Final Powder in Creamy Glow. Okay, so medyo makalat lang siya kasi magbe-bake tayo ngayon. Mamaya pa pala natin magagamit itong powder brush kasi isiset ko muna yung aking concealer. So, ayan, mamaya na natin gagamitin to pang dust ng aking powder. Pero, in fairness, itong brush na to, sobrang lambot niya. So, ayan, tabi ko muna siya dito. And let's proceed to, punta na muna tayo sa aking brows. Ang gagamitin ko is itong Ka-Brow by Benefit. Tapos, ang ipang-a-apply ko is itong kanyang angle brush, brow brush, na may spoolie din sa dulo. Meron din palang kasama tong brush, itong Ka-Brow na to. Pero hindi ko na siya ginagamit. Kasi buhaghag na yung pinaka-bristles ng brush. Ayan siya. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan o, makapal na siya. Hindi ko na to ginagamit. Yung Benefit na dual-ended na lang din na brush yung ginagamit ko. At let's see kung mapapalitan na itong Clutz brush yung aking Benefit. Kasi mas maliit ito. Mas kasya sa aking maliit na na aking makeup bag. So, magkilay na tayo. And excited na ako kung anong kalalabasan ng aking kilay. Parang hindi siya ganun ka-stiff. Oo nga, hindi siya ganun ka-stiff. Mas gusto ko yung mas manipis and stiff yung pinaka-bristles ng brush para makakapag gawa talaga ako nung parang hair-like na stroke sa aking kilay. Kasi mas natural looking yun, di ba? Yung ipi-fill in mo lang yung walang hair sa iyong kilay. Pero ito wala eh. Talagang medyo malaki na yung masasakop niya. So, hindi mo magagawa yung or makadrawing ng like hair-like lang sa iyong kilay. Pero it can still do the job. Ayan o. Nagkakilay pa rin naman ako. But not my fave. Nagustuhan ko naman dito is hindi ganun kadami yung product na nakukuha niya. Kaya kapag pinang-drawing mo siya sa iyong kilay, yan, hindi ka magkakamali. So, definitely, mas magiging natural looking yung iyong kilay. So, next, mag-a-apply na ako ng aking eye makeup. Hindi pa rin natin tatanggalin yung aking, mga powders sa, ito pala, malaking mirror. So, ngayon, mag-a-apply na ako ng aking eyeshadow gamit itong kanyang eye brush na dual-ended. Tapos, ang gagamitin ko is itong Detail Makeover Autumn Eyeshadow. So, hindi ko alam na meron nga pala itong salamin. Sana ito na yung ginamit ko. Oh my gosh. Iset ko muna ang aking eyelid. Itong lightest shade. Ayan.
Sinet ko lang yung aking eyelids nitong lightest shade, tapos i-apply ko lang to sa aking crease, itong amber na shade. So far, okay naman tong brush na to. Fluffy naman siya. And hindi siya yung masakit sa mata na may mga tusok-tusok. Ina-apply ko lang itong aking parang pinaka-transition color. Kukuhanin ko tong shade na to. Tapos kukuhanin ko lang yung darker orange na tinuro ko kanina. Tapos i-concentrate ko siya ng mas mababa pa. Halos sa crease line ko lang nilagay. Medyo binababa ko lang yung color kapag ginukuha ko na yung darker shade. And ayan, i-blend ko lang siya dito sa taas. Ito pa lang din yung brush na ginagamit ko. Hindi ko pa ginagamit yung isa. Ito na yung brush na gagamitin ko. Yung mas maiksing brush and mas manipis. Tapos itong dark brown na shade, ilalagay ko lang siya sa aking outer V. Gusto ko itong maliit na brush na to, kasi ang daling mag-smoke out. Dito sa outer V ng eyes, using this brush. Tapos kapag may harsh lines lang, ayan, ipi-blend ko lang siya gamit yung kabilang brush. Ilalagay ko lang tong shade na to para medyo may pa-shimmer yung ating eyeshadow ngayon. So, lagay ko lang yung shade na yan using this brush pa din, itong mas maliit na brush. So, yun ay tsura na aking eyeshadow. And definitely, ang ganda na itong brush na to. Ang daling pang blend. At ito yung pinaka-favorite ko. Kasi itong mga crease brush, basta naman fluffy at tamang-tama yung kanyang size. Madaling gamitin kasi pang crease is pang tanggal lang ng mga harsh lines. And pang apply ng parang all over the lids, all over the crease. Pero ito ang daling gamitin. Ang liit niya, perfect yung size niya pang smoke out dito sa aking outer V. So, ang ganda na itong brush na to. Favorite ko to. So far, ito yung pinaka-favorite ko pa. Ito na yung pinaka-powder brush and tanggalin na natin yung powder sa aking face. Ang lambot nitong brush na to. Tinanggal ko na yung powder sa aking face. And then, tapusin na muna natin yung aking eye makeup para tapos na siya. So, i-apply ko lang din yung mga colors na in-apply ko kanina sa aking eyes. Lilinisin ko lang tong mas maliit na brush para magamit ko siya dito sa aking inner part ng aking eyes. Ayan. So, yun ay tsura ng aking eye makeup. And definitely, ang ganda itong brush na to, in fairness. So, dalawang brush na lang yung hindi natin nagagamit. I think ito yung pang contour, pang blush. Tapos, ito, gagamitin ko siya pang highlight. Gusto ko siya pang highlight. And this one, I think, pwede to pang cream contour, pero hindi naman kasi ako nag-cream contour ngayon or mag-cream contour ngayon. Pero, ayan. So, itong mga brush naman na to is multi-purpose, kaya definitely, ikaw bahala kung paano mo siya gagamitin. So, tapusin na natin yung aking makeup at mag-bronze na muna ako ng aking face. At ang gagamitin ko is this one. Ito yung NYC Smooth Skin Bronzing Face Powder in the shade Sunny. Ito yung gagamitin ko, yung pinaka-angle brush nila. Ang laki nito, ah. Kala ko ang laki-laki nitong angle brush na to, pang-apply ng aking bronzer, pero hindi. Actually, perfect na perfect yung size nito. Saktong-sakto pala yung size niya. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakalapat niya sa aking skin. Ito yung mabilisan na bronze. Isa din to sa favorite ko dito sa set na to. Ngayon, mag-a-apply na ako ng aking blush at ang gagamitin ko is itong MAC na blush in the shade Floor Power. So, ito lang yung gagamitin ko, yung kabilang part. Ito yung kamukha nung powder brush. Ayan siya. Ganda. Yung kanyang powder brush, itong blush brush, itong pang-contour. Ang lambot nila, ang sarap nilang ipang-apply sa face. Okay. Ang ganda rin ito. Itong kanyang blush brush, itong contour brush, tas itong powder brush, lahat sila fluffy naman talaga. Kaya ang sarap niyang ipang-apply. Kanina parang ayoko nang tapusin yung blush ko sa sobrang fluffy nitong. So definitely, itong brush na to, mananatili to sa makeup bag ko. Kasi dalawa na siya, pang blush and then pang contour. So let's proceed to our last brush. Ito na siya. Sabi ko, itong isang part na to, magagamit ko siya pang apply ng mga cream contour or cream blush. Pero ayan, magagamit ko pala siya pang apply ng aking nose line. Kasi itong shape niya is perfect. Yan, manipis siya. So,
para lang may shadow dito sa part ng aking nose. At magmukha siyang medyo maliit. O, diba? Ang kabilang side, ganito itsura niya. And hindi ko alam bakit na-deform tong isang brush na to. And nakalagay lang naman siya sa bag. Pero ayan siya. So, gagamitin ko to pang apply ng aking highlight. Ito yung gagamitin ko, itong Wet n Wild Mega Glow in the Shade Precious Petals. So, halos tapos na tayo ah, sa mga brushes. And in fairness, may mga nagustuhan talaga ako. Perfect din yung shape nito pang apply ng highlighting powder ah. Kasi ang ginagamit ko most of the time is yung fan brush. Pero ang hirap niyang dalhin. Kasi nade-deform siya lagi, so kawawa yung brush. Kapag nilalagay ko siya dun sa aking makeup pouch, nade-deform na yung brush. So, hindi na perfect yung pinaka-fan brush. So, eto, perfect din tong pang-highlight. Napansin ko lang din sa brush niya, sa sobrang lambot niya, parang ayaw mo nang tigilan yung pag-a-apply ng product. Gusto mo na lang mag-blend ng mag-blend. Mag-a-apply na lang ako ng aking lipstick at ng mascara. Ito na yung kinalabasan ng aking makeup look using Clutz Travel Brush Set and nagustuhan ko siya. Overall, nagustuhan ko naman itong Travel Brush Set ni Clutz. May part lang nitong set ang hindi ko ganun kagusto. Number one itong flat top foundation brush. Yes, ang ganda niya pang apply ng foundation sa aking skin. As you can see, ang flawless niya tignan and ito lang talaga yung ginamit ko doon. Ang downside lang talaga dito or ang hindi ko nagugustuhan sa brush na to is ang tagal niyang ipang blend. Siguro dahil sobrang liit nga nung diameter nung pinaka brush. So kung medyo malaki to, tas mas malaki yung area na nasakop niya sa aking face, mas madali siyang ipang blend. Ganda naman talaga siya pang blend ng foundation. Kaso nga lang, kailangan mo ng maraming time pag gagamitin mo itong brush na to. Second na hindi ko ganun kagusto is this one. Kasi hindi ganun ka-stiff itong angle brush na to. Pero sabi ko nga, ang ganda na sana niya. Kasi perfect yung size na ito dito sa aking makeup pouch. Ayun o, saktong-sakto sana siya. Pero definitely, magagamit ko pa rin naman to. Pero ay, alam niyo yun, may mai-improve pa siya. Pero yung top 3 na favorite ko, na talaga namang masasabi mong travel-friendly na brush, etong tatlo yun. Talagang na-justify nila na talaga sila yung mga travel-friendly na brushes. So, simulan natin dito. Ito yung ginamit ko lang sa aking eye makeup ngayon. And as you can see, so kung meron pa akong eyeliner, tapos meron pa akong falsies, definitely, mas maganda pa yung eye makeup na ma-achieve ko. Tapos, ito lang yung brush na dala ko. Tapos, when it comes to blushing, contouring, ito, highlighting, tapos ayang pang nose line, perfect na itong dalawang brush na to. Nakakatuwa pa kasi finally, meron na akong iba pang option na brush pang-apply ng aking highlight. And I think, sulit naman yung purchase ko nitong brush set. Kasi ngayon, kung kailangan ko na ng pang-event na makeup. Ito lang yung kailangan kong brushes and magagawa ko na yung ganitong klaseng makeup look at siguro mag-a-add pa rin ako neto kasi iba yung bilis ng pagbe-blend kapag meron akong sponge. Sana nagustuhan niyo yung aking review dito sa travel brush set ni Clutz. Please hit the like button kung nagustuhan niyo itong video na to. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please consider subscribing at i-click niyo na rin yung notify bell sa tabi niya para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang upload. Thank you so much for watching at see you sa aking susunod na video. Bye-bye!